Riwang ng 140th birth anniversary po ni President Manuel Quezon. So, bago po tayo magkaroon ng isang presidential car museum, yung mga sasakyang ginamit po ng ating mga past presidents ay dati pong nasa pangangalaga po ng kani-kaninang pamilya. Hanggang sa ito po ay kanilang turn over at dinonate sa pamahalaan po. And yung aming agency nga po, which is the National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ay ang may mandato po na i-preserve at panatiliin po yung mga presidential cars. So yung mga presidential cars natin dito ni other vehicles, nag-undergo po ito ng restoration process. Gaya po ng makikita natin dito sa larawan, ito po yung restoration process po na naganap po sa kotseng ginamit po ni Presidente Manuel Quezon, ang Chrysler Airflow po, na later on makikita po natin dito sa museum. So ang ating nga po Pangulo, the most powerful person in the Philippines po, ay may 6 na taon na panunungkulan, and during his or her term po, iba't ibang privileges po ang kanyang natatanggap. Kasama na po dito, ang pagkakalo po sa kanya ng mga sakyang ginagamit niya sa mga official functions po. At yung presidential car po ay bahagi po ng isang convoy, gaya po ng ating nakikita rito. Ito po ang convoy po ng ating kasalukuyang Pangulong Rodrigo Duterte po. At yung mga convoy po ay binubuo po ng higit kumulang 25 na sasakyan po. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, 25 vehicles po ang kinoconsist ng convoy. Depende po ito sa lugar na pupunta. So ito dito, mapapansin natin, magubat po siya, mapuno. So may chance po na mataas yung security sa presidente po. So dapat lamang po na mas madami po yung kasama niya sa convoy. Pero pag hindi naman po ganun kataas yung threat, kaunti lamang po ang makikita sa convoy. Gaya po naman ito, ito po yung kay former President Gloria Arroyo sa Marine Makati po. Okay? So, dako po tayo sa kabilang bahagi po ng museo. Yan. So, ito naman po yung tinatawag namin na interactive wala live touchscreen panel po. So, isa po itong mistulang malaking tablet po. At sa pamamagitan po na wala live na ito, ay mas magkakaroon pa tayo ng ilang mga informations tungkol po sa isang modernong pampangulong sasakyan. So, gaya po ng sinasabi sa panuto, touch the glowing icons and learn more about the presidential cars po. So, pag pinindot po natin dito ang ilang mga icons, meron lamang po yung binabanggit na information regarding po sa features po ng presidential car. Gaya po ng yan. So may makikita po tayong bandila ng Pilipinas, pati presidential seal po, na nakakalagay na nakakabit po sa front fenders ng kotse po. Pero dito po sa ating museum, ang makikita lang po natin ang mga nakadisplay, nakalagay ay puro Philippine flag. Dahil po ang presidential seal po ay kinakabit o inilalagay lamang once yung Pangulo po ay nasa loob ng kotse at ginagamit niya po ito. Pero po paglaon ng panahon, dahil po sa issue ng seguridad, yung presidential seal and Philippine flag din na rin po ito nilalagay for security purposes na rin po. Okay, the next po, so heavily armored vehicle po ang ginagamit ng presidente natin. So, yung body pa lang po ng kotse, 6 inches na po yung kapal nito. At binubuo ng iba't ibang layers like ballistic steel, titanium, armor max, polyethylene, and polycarbonate. So, kailangan po natin na i-secure ng kanyang kaligtasan sa tuwing siya po ay pumabiyahe. Kaya dapat lamang po na isang heavily armored vehicle yung kanyang gamitin po. Okay? So, dahil po mabigat yung kotse, yung gulong po nito may pangsuporta sa loob na kayang pasanin yung bigat. And also, dahil na rin po advanced ang ating technology, kahit po ma-flat yung gulong, kahit barilin pa yan, ito pong kotse nito ay patuloy pa rin pong tatakbo dahil po sa tulong ng mga pangsuporta po. Then isa po sa mga security features po ng presidential car natin, bulletproof po yung kanyang bintana po. So 3 inches po yung kapal nito. Nang sa ganun, kung sakali pong barilin yung presidential car, hindi po agad natamang ito sa loob po. Okay? So sa mga presidential cars natin dito, hindi po ito lahat bulletproof car. Nagsimula lamang po tayong gumamit ng isang bulletproof car para sa Pangulo sa panahon lamang po ni Pangulong Corazon Aquino po. Then later mapapansin natin daw from the time ni Cory Aquino hanggang kay GMA, puro bulletproof na po ito hanggang sa kasalukuyang Pangulo po. Okay? Then plate number 1 po ang makikita nating plaka na nakakabit po sa presidential car. So automatic po yan, nasa protocol po natin na ang number 1 plate ay para lamang po sa presidente ng Pilipinas. Ang number 2 plate naman po para sa vice president. Ang number 3 sa Senate President, number 4 House Speaker, number 5 Chief Justice, number 6 Cabinet Secretaries, number 7 Senators, and number 8 po sa Congressman po. Okay? Then lastly, yan. So isang gasoline-powered 8-liter V8 motor engine po ang ginagamit na makina sa modern-day presidential car natin. So the 8 makina po. Okay? So may question po ako sa inyo. Pang ilang pangulo na po natin si Pangulong Duterte?
Pang-16 po, tama po. Pero alam niyo po ba na si Pangulong Digong ay pang-6 pa lang po na Pangulo sa ilalim ng ikalimang Republika ng Pilipinas. So sa kasalukuyan po, tayo po ay nabubuhay sa Philippine Republic po. So ibig sabihin ko, nasa ikalima na tayo, merong una, pangalawa, pangatlo at pangapat. So later on po, explain ko din po sa inyo yung transition ng ating government from the First Philippine Republic to the Fifth Philippine Republic po ngayon. Okay? So sino naman po ang first president natin? Si? Sino po? Ayan, may mga Bonifacio dito. Depende po yan. Kung mga Bonifacio kayo, unang pangulo natin si Bonifacio. Pero sa kasalukuyan po, kinikilala pa rin po natin na unang pangulo ay si Emilio Aguinaldo po. And during his term po, ang kasakyang ginamit po ni Pangulong Aguinaldo, 1924 Packard Single 6 Touring na makikita po natin dito. Aguinaldo. At siya lang po ang nag-iisang pangulo ng unang Republika ng Pilipinas po. Si Aguinaldo naging pangulo ng Pilipinas sumagmula 1899 to 1901 po. At ito pong kotseng nakikita nyo dito, hindi po ito presidential car. Ito po ay personal na kotseng na ginamit po ni Pangulong Emilio Aguinaldo. So sa panahon po ng pamumuno ni Aguinaldo, wala pong presidential car siyang ginamit dahil ito pong panahon na to kasagsagan din po ng digmaang Pilipino-Amerikano. So ang pamahalaan ay abala sa pakikipaglaban laban sa mga mananakop na Amerikano po. And also during that time po sa Pilipinas, wala pa hong nai-import ng mga automobil. And but way after his presidency po, si Aguinaldo ay bumili ng kotse po. At ito nga po yung 1924 Packard po. Kaya mapapansin natin dito, wala pong nakalagay na plate number 1 dahil ito nga po ay personal car ni Aguinaldo. At kung matatanongin nyo po kung ano ang plaka nito, ang plaka po ng kotse nito ay 1-1896 po. Isa po siyang special plate number na ibinigay po kay Aguinaldo. Number 1 bilang pagkilala sa kanya bilang unang pangulo ng Pilipinas. And then yung 1896, ito po yung taon kung saan sumiklab ang revolusyon laban sa mga Kastila kung saan naging kabahagi si Emilio Aguinaldo po. Okay, si Aguinaldo lang po ang nag-iisang pangulo ng unang republika. At ang unang republika ay nagtapos po 1901. Then 1935, 34 years after, may bagong naitatagpong pamahalaan ng Pilipinas. Ito po yung Commonwealth Government kung saan si Manuel Quezon po ang naging pangulo nito. So sa panahon po ng Pangulong Quezon, Chrysler Erso Custom Imperial CW ang kanyang naging official car. So yung makikita po natin ditong kotse, ito po yung isa sa tatlong rare collection na meron po ang ating museo. So rare po ito dahil nag-iisa lamang po yan sa Pilipinas out of the 30,000 Chrysler Airflow sa buong mundo po. At tayo nga po ay mapalad na meron tayong isa na ginamit po ni Presidente Quezon. At itong kotse nito ay ang pangalawang kotse na po na ginamit ni Quezon during his term. Ito po makikita natin naka-display sa museum. So yung ating Presidente po, hindi lamang po isang kotse ang ginagamit sa katunayan, napakarami po. At kung makikita po natin naka-display dito sa museo, ito po yung madalas nilang gamitin. Kung tatanungin nyo naman po kung nasan po yung ibang presidential cars, nandun po sa Malacanang nakatago sa motor pool nila na sa pangangalaga po ng Presidential Security Group. So 1935 to 1944 naging pangulo si Quezon. Pero noong 1940s, naantala yung kanyang pamumuno dahil po sunakop tayo ng mga Hapon. At dahil po sa banta ng mga Hapon, sila Quezon at ang pamahalang Commonwealth, napilitang lumitas patungong Estados Unidos. At yung mga Hapon dito ay nagtatagpo na sarili ng gobyerno, yung Japanese-sponsored government o yung tinatawag nila na Puppet Republic po. At ito po yung si kinoconsider as the Second Philippine Republic kung saan si 1942 Packard Super 8 180 Limousine po ang kanyang naging presidential car. So ito pong sasakyan ito ay napaka-exclusive po dahil dinisenyo lamang po ang kotse nito para lamang sa mga pangulo at mga mayayamang tao, o yung mga burgis kung tawagin po. At extra luxurious car ito dahil sinasabi po na yung kanyang steering wheel po o yung manibela, gawa pa daw po yan sa ivory. Yan. So 1943 to 1945 naman po naging pangulo si Laurel. Then right after po na ma-liberate yung bansa, natalo na po yung mga Hapon sa digmaan, muli na po ngayon natat dito yung Commonwealth Government. At may bago na po tayong pangulo noon, which is si Sergio Osmeña. During President Osmeña's term, kanyang priority po ay restore po yung ating bansa from the destruction of the Second World War. Ang pagpili po, ang pagbili ng bagong kotse, hindi niya na po yung inisip. Kaya ang ginawa niya ay ginamit na lang po kung ano po yung napag-iwanan ni Laurel. Ibig sabihin po, sa 1942 Packard nito, dalawang pangulo po ang gumamit. Una si Laurel, then later on po si Sergio Osmeña. Okay? Nakon na po tayo dito.
1946 po, naging isang total independent nation na tayo from the United States. At dito na po na itatag ang Third Philippine Republic po. Kung saan ang naging unang pangulo ng ikatlong republika, Manuel A. Rojas po. Lolo ni Mar Rojas po. Cadillac Fleetwood Series 75 limousine. So mapapansin natin sa disenyo po nito, meron po siyang malaking vertical grille sa bungad na umaabot po hanggang sa side fenders ng kotse. And also, mapapansin din natin yung kanyang steering wheel po o manibela ay nasa kanan po. So noon po kasi dito sa Pilipinas, maaari pa po tayong magpatakbo dito ng mga kotse na sa kanan po yung mga manibela. Pero ngayon, hindi na po pwede dahil may batas na po tayo na tanging mga left-hand drive vehicles lamang po ang pwedeng ipatakbo dito sa Pilipinas po. And also, during that time po, ito pong Cadillac Fleetwood Series 75 ang isa sa kino-considered as one of the fastest cars during its time po. At one of the fastest and strongest po. Dahil po ang horsepower nito ay aabot na po sa 137 horsepower po. So, noon tayo na yun, malakas na po yun. Okay? So, next president po after ni Rojas ay sa kanyang vice president po na si Elpidio Quirino po. And during Elpidio Quirino's term, 1953 Chrysler Crown Imperial Limousine po ang kanyang naging presidential car. So, mababasa po natin sa pangalan ng kotse, may mababasa tayong crown po na makikita po natin sa logo. So, may crown po doon. So, ibig sabihin po niyan, top of the line po siya. Ito po yung pinaka-luxurious cars po na na-produce po ng isang particular automotive company po. So, ito po ang pantapat ng Chrysler sa iba pang mga luxurious cars katulad po ng Packard, ng Chrysler, ng Cadillac, at ng Lincoln po. At ito pong presidential car ni Quirino, ang first presidential car po na meron na pong FM radio sa loob ng car. So, noong time na yan, kapag yung kotse mo may FM radio, astig ka na yan, cool ka, makakapag-sound trip ka habang bumabiyahe. And also, by the way po pala, dagdag ko na lang po sa President Rojas cars po, yung Cadillac Fleetwood Series 75 limousine, yan po yung first presidential car ng Pilipinas na may aircon na po sa loob. So yung nauna po nating tatlong kotse nakita, Aguinaldo, Quezon, Jose Laurel, tsaka Usmeña, di po ito air-conditioned car. Then after po ni Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay na po ang naging pangulo ng Pilipinas po. So ang kanyang naging presidential car naman po, Cadillac Series 7523. So ito pong Series 7523 po ay ang pinakamagandang kotse naman po ng Cadillac. At ito po yung nausong gamitin po bilang state vehicles, even ibang nung mga ibang pangulo po ng ibang bansa. Sa katunayan po, ang pangulo po ng Republic of China noon or yung Taiwan, na si Chiang Kai-shek, may ganito rin pong kotse ang ginamit. At itong kotse nito po ay napakatagal po siyang nagamit dahil nagamit pa ito hanggang sa unang termino ni Ferdinand Marcos bilang reserve car. Then mapapansin po naman natin sa disenyo po ng kotse, particularly yung bumper nito, mukha po siyang spaceship, mukha siyang lilipad po. Dahil po kung babalikin natin kung kailan po ito nalika, 1950s to 60s po, ano ba meron ng panahon na yon? Space exploration. Yung mga cosmonauts po, yung mga Soviets sa kapagpadala ng unang tao sa space, Yuri Gagarin po. Then Americans po, Neil Armstrong, unang tao sa moon. So noong mga time ngayon, yung mga tao po ay fascinated sa space exploration at nais po na makarating din ng outer space. Kaya po yung ganong mentality po ng tao ay nag-reflect po sa mga design ng cars during the 50s and 60s. Kaya nung mga cars na yan during that time, mga mukhang spaceship po. Then ang next presentation na makikita po natin dito, hindi po ito ang kotse ni Batman. Ito po yung Sedan de Ville po na ginamit during the administration of Justato Macapagal, the father of GMA po. So ito po ang kotse nito, bibihira lamang pong gamitin ni Justato Macapagal dahil ito po yung pinagamit niya lamang exclusively para sa mga bisita ng Prime Minister o Pangulo ng ibang bansa na bumibisita sa Pilipinas. Ang madalas pong gamitin ni Macapagal, yung 1957 Ford Sedan po at yung minsan yung Chevrolet po. Okay? And then during the 1960s naman po, yung ganitong klase ng kotse na usong gamitin po sa iba't ibang Hollywood films like the Ghostbusters and even the James Bond film po. Okay? Then, after ni Macapagal, Ferdinand Marcos na po ang naging Pangulo ng Pilipinas. So, si Marcos na po ang nagsilbing bilang huling Pangulo po ng Third Philippine Republic po. Dahil alam naman po nangyari kay sa term ni Marcos, nagdeklara ng martial law. Then, right after niya po ma-lift yung martial law, itinatag niya naman po yung bagong lipunan. So, yung bagong lipunan po ni Marcos, ito po yung kinukonsider natin as the Fourth Philippine Republic po. At siya lamang po ang nag-iisang Pangulo ng ika-apat na Republika. Isa po sa mga kotse ginamit niya, ito pong Lincoln
Continental Mark 6 Signature Series po. So during that time, ito po ang isa sa mga high-tech na kotse. So high-tech na po siya kasi po, isa po siyang keyless entry car. So pag sinabi po natin keyless entry, yung doors ito maaari po mabuksan kahit hindi na po gumamit ng susi po. Ito po ay mabubuksan sa pamamagitan po ng mga buttons dito na merong code o password po. Ang password na yan, ang nakakalam lamang ay si President Marcos and yung driver niya. And also, during that time po, may GPS na rin to. May computer system na po ito na nakakapag-predict po ng estimated time of arrival nila sa kanilang destination, parang Waze. So, pero ito, wala pa nagsasalita dyan na turn left. So, mga pangunang mga Pilipino na first female president, si Corazon Aquino po. So, during her time po, Mercedes-Benz 500 SEL po ang kanyang naging presidential car. So, gaya po na nabanggit ko sa inyo kanina, ito po yung first ever bulletproof car na ginamit po ng Pangulo ng Pilipinas. So, kung magtataka kayo, bakit sa panahon lang ni Cory Aquino tayo gumamit ng bulletproof car para sa presidente? Dahil kung babalikan po natin yung kanyang administration, kabi-kabilang kudeta po ang kanyang kinaharap. Napakataas po ng banta sa security na kaya dapat lamang po na isang bulletproof car yung kanyang gamitin. Kaya ito pong kotse ito ay hindi po ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas dahil ito po ay regalo ng pamahalang Aleman o German government po. Dahil isa po ang Germany sa mga unang kumilala po sa administrasyon ni Pangulong Cory Aquino. So gaya po na nabanggit po ni kanina, first ever bulletproof car po ito ng presidente. So may kapal na po ito ng 2 inches po na glass window and panels po. So ito po gaya po na sinabi sa ating Sir Ryan, pwede nyo po itong malapitan at hawakan po. Kung gaano po ito kakapal. Sige po, experience nyo po. Yan, bulletproof po yan. Ang kapal. So again, 2 inches. Okay po. Paalala na lang po natin, yung mga pictures po natin na habang bukas po yung car, habang inahawakan natin, pakiusap po namin, huwag na lang po natin i-upload sa FB. Kasi po, mayayari po na lang. So, para sa souvenirs na lang po natin. Okay po. Okay po, so the next president po after ni Cory Aquino, Fidel B. Ramos po. And during her this time naman po, Mercedes-Benz 500 Silver po, kanina namin. Kung mapapansin naman po natin, pagkuha lamang po ito na ginamit po ni Cory Aquino po. So, gaya rin po na nabanggit ko manina, may dalawa po Mercedes-Benz na niregalo ang Germany po. Una po yung Mercedes-Benz ni Cory Aquino, then yung pangalawa po yung Mercedes-Benz na ginamit ng kanyang Vice President na si Salvador Doy Laurel na sa kinalaunan po, ginamit na lang din po ni Pangulong Ramos. So, ibig sabihin po, ito po yung dalawang Mercedes-Benz na regalo po ng Germany po. Okay? Then the next president after Ramos, si Herak po, si Joseph Estrada. Mercedes-Benz din po ulit ang kanyang ginamit, S600 naman po. So ito pong S600 ni Herak, ang isa sa mga naunang presidential cars po na mas mataas po yung security features. Dahil, bukod po sa pagiging bulletproof, bomb-proof na rin po siya. Ibig sabihin po, may protection na po ito sa anumang uri ng explosive sa pagsabog. At automatic na po ang pagbukas ng mga doors ito, even the trunk sa likod po. At sa loob po ng kotse ito, meron po yung TV at saka intercom telephone. Then the last presidential card that we have here po, ang ginamit po ni former President GMA, Mercedes-Benz din po, S600 Pullman D140 po. So, na po siyang stretch type limousine. Mas mahaba po siya kumpara sa mga naunang tatlong cheteng na meron tayong nakita. At ito po, bulletproof and bomb-proof car din po ito. At sa loob po ng kotseng ito, meron din po yung TV, may VHS player, tsaka may mini refrigerator po. And in terms of security, mas advanced na rin po ito dahil po kung sakali po na meron pong humabol sa convoy ng Pangulo, ang kotseng ito po ay makakapaglabas ng tear gas sa bahaging yan, kabilaan po yan. So ganyan po siya ka-advanced. Then ito pong kotseng ito po, kung kanina yung kay Cory Aquino, 2 inches lamang po yung kapal, ito po mas makapal na ito, 3 inches thick panel po yan. Okay? So balik po ulit tayo doon upang kunghayan naman po ang ilang mga makasaysayang sasakyan. At ang unang makikita po natin dito, hindi po ito ginamit ng presidente, kundi po ng isang first lady. So sino ba pinakasikat ng first lady ng Pilipinas? Imelda Marcos po. At ito po makikita natin dito ang Rolls Royce Phantom 5 ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos po.
So, nabanggit ko rin po sa inyo kanina na meron po tayong tatlong rare collection dito sa museo. So, nauna na po natin nakita, Chrysler Airflow ni President Quezon. Ang pangalawa po, ito pong Rolls-Royce Phantom 5. So, rare po siya dahil nag-iisa lamang po yan sa Pilipinas out of the 516 Rolls-Royce Phantom 5 sa buong mundo. So, mas konti lamang po yung Rolls-Royce Phantom 5. At alam niyo po ba, nabugod po kay Imelda Marcos, may Rolls-Royce Phantom 5 din po, si Queen Elizabeth II ng Great Britain, si King Olaf ng Norway, ang Shah of Iran, the British Governor of Hong Kong, and even po yung musician po at member ng Beatles na si John Lennon. So, yun po ang ilan sa mga celebrity na may Rolls-Royce Phantom 5. So, next na makikita naman po natin dito, hindi po siya isang sedan, kundi po isang jeep. So, ito po yung 1943 Willys Jeepney na ginamit po ni Ramon Magsaysay. Pero ito po yung ginamit ni Magsaysay bago pa man po siya maging Pangulo. Ito po yung ginamit niya during his term bilang Defense Secretary ni Elpidio Quirino. At ito pong jeep na to ay niregalo po sa kanya personally ni Mr. I Shall Return, Douglas MacArthur po. During the World War II dito sa Pilipinas, ito pong mga jeep na to ay ginamit po bilang mga military service jeep. Pangatid po ng mga pagkain at inumin, even ng mga armas ng sundalo po. Then right after the war, iniwan na lang po yan ng mga kano. Ang ginawa naman po ng mga Pinoy ay kinonvert po nila ito into a public transportation. Ito po, at dito nagsimula ang mga jeepney po natin ngayon. So, sa ngayon po, may mga ilan-ilan po tayong makikita, particularly po pagduwa ng Sarao Motors, yung mga jeepney na sa hood po may mga nakalagay na kabayo po. Napapansin niyo po yun? So, sa tingin niyo po kayo, bakit may kabayo doon? Anyone po? Yes, sir. Pwede rin po. So, pinaka-reason po nila kung bakit po sila naglagay ng kabayo dyan. So, alam naman natin yung jeepney, tinaguri ang bilang, hari na lang saan po. So, naglagay sila ng disenyong kabayo sa hood bilang pagbibigay yung pugay sa mga naunang hari na lang saan na mga kabayo may hilahilang kalesa po. Gaya po na susunod na makikita natin. Dahil noon po araw, wala po ang mga debake ng slakyan, mga kalesa po o horse-drawn carriage ang naging primary means of transportation ng mga sinaunang Pilipino po. At noong araw, kapag may sarili kang kalesa, ibig sabihin po, nakakaangat ka sa buhay, burdis ka. Yan. Ito po, karuwain ito ay particularly ginamit po ng pamilya Apasible ng Taal, Batangas po. At isa po sa mga kilalang membro ng Apasible family ay si Leon Apasible po na isang abogado at isa po sa mga pumirma po ng 1899 Constitution na ginamit nila Pangulong Aguinaldo. At kagaya po na ng mga sasakyan natin ngayon, yung mga kalesa po noon ay nire-registro din po. Sa katunayan po, sa likod po ng kalesang yan, may nakakabit po yung plate number. Ang plate number po niyan, P1517 po. Subukan natin itaya sa 4 digits lot o baka manalo po tayo. Yan. Then, the last car po ang makikita natin dito, Cadillac V16 Transformable Tower Cabriolet ni General Douglas MacArthur. So, paano po kung makapansin natin dito sa kotse ni MacArthur? Merong plate number 1. Pero, di naman po siya presidente ng Pilipinas. So, may plate number 1 po yan dahil po ang kotse ko bago po sa MacArthur ay unang ginamit po ni Manuel Quezon. Ito po ang first presidential car ni Quezon at ang first presidential car po ng Pilipinas. Ito po yung unang ginamit ni Quezon from 1935 to 1937. Then, noong 1937 nga po, si Quezon ay bumili ng bagong modelo, which is yung Chrysler Airflow po. Then, ito po, noong napag-iwayan ni Quezon, tinurnover niya na lang po ito kay General Douglas MacArthur bilang pagkilala sa kanya bilang Field Marshal ng Commonwealth Army po. At ito po, ang pangatlo nating rare collection ng museum. So, Chrysler Airflow ni Quezon, Rolls-Royce Phantom 5 ni Imelda at ang Cadillac V16 ni MacArthur. So, rare po siya dahil nag-iisa lang din po yan out of the 160 na Cadillac V16 sa buong mundo. So, ito mas konti po talaga. At isa po sa mga kilalang personality po na may ganitong kotse ay ang famous director po na si Cecil DeMille po. Then, ang kaibahan po ng kotse nito, yung kanyang bubong po, semi-convertible, yung harapang bahagi, na-open po siya. At mapapansin natin, napakahaba po ng uso nito dahil po, ang makina nito ay V16 po. Matakaw po yan sa gasolina po. Yes, sir. Ay, yes, ma'am. Yes po, ito po yung naka-display po noon sa corridor po. Ayan. Ayan po. And then, mapapansin po natin, yung mga cars natin, anong kulay po?
Black. Okay po. So, black po ang ating presidential course dahil po sinunod natin yung protocol sa mga Amerikano. Which is sa USA kasi black din po ang pinoprobe nila sa kanilang presidente. And also, according po sa color psychology, black symbolizes elegance, dignity, and power po. So, the president being the most powerful person, it is appropriate for him or her po na gumamit ng black car. Pero, ang ating mga pangulo po, may kalayaan po silang pumili ng ibang kulay or ibang modelo po ng kotse na gamitin. Sa katunayan po, ang ating kasalukuyang Pangulong Rodrigo Duterte po, meron po siyang official car na Mercedes-Benz na prinobide sa kanya ng PSG. Pero, hindi niya po yung ginagamit dahil mas gusto niyang gamitin personal car niya, yung Toyota Land Cruiser na puti. So, ayan po yung ginagamit niya kapag nandito siya sa Manila. Pag-uwi siya ng Davao, personal car din po ang ginagamit niya, yung kanyang pick-up po na Isuzu D-Max po. So, ayan po mga personal car ni Digong, pero kinonvert na po ito into a heavily armored vehicle. Bulletproof, bump-proof car din po siya. Okay? So, any questions po? So, wala na po. So, thank you for visiting.